Bumoto ka ba noong May 9, 2022 elections? Kung oo, bahagi ka ng mahigit 50 milyong Pilipinong naghalal ng mga bagong pinuno, ang pinakamataas na voter turnout sa kasaysayan ng automated elections, ayon sa Commission on Elections. Ang pagboto, karapatan ng bawat Pilipino, pero hindi dito natatapos ang responsibilidad natin. Bagamat napakahalaga ng eleksyon sa demokrasya, ang demokrasya ay hindi nagtatapos sa eleksyon. Katulad ngayon, katatapos lamang ng eleksyon. Pero pagkatapos ng eleksyon, ano na ang susunod, di ba? May mga nanalo na, pero ang tanong, nanalo ba ang mamamayang Pilipino? Kailangan nating suriin ang kalidad ng demokrasya sa Pilipinas na hindi lamang nagtatapos sa eleksyon. Ito ang mithiin ng grupong Participate. Makisa, makialam, makilahok. Ang mamamayan sa pagpapaunlad ng sambayanan. Kasama ang mahigit 2,000 grupo mula sa hanay na akademya, civil society at iba't ibang sektor ng lipunan sa pangunguna ng Ateneo School of Government, LaSalle Institute of Governance, National Citizens Movement for Free Elections, Caucus of Development NGO Networks, at Initiatives for Dialogue and Empowerment through Alternative Legal Services, isinulong ng Participate ang pagbabantay ng mga mamamayan sa eleksyon, pagpapalawig ng akses sa impormasyon para sa matalinong pagboto, at pagsuporta sa ibang mga grupong nagtutulak ng mga pagbabagong makapagpapabuti ng eleksyon. Para masiguro ang integridad at kredibilidad ng eleksyon, isinulong ng Participate sa pangunguna ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL ang pagkikayat sa mga mamamayan na makiisa sa pagbabantay sa mga prosesong panghalalan. Hindi lang sa araw ng halalan ginagawa yung pagbabantay, tinarin yung mga sangkapan sa pagpapahanda ng eleksyon, no? Kasama na dito yung procurement, kasama na dito yung pagbabantay ng paggawa ng source code ng software ng automated election system, kasama na rin dito yung printing ng mga balota, kasama na rin dito ang pagsisiyasat, no, ng background ng mga kandidato at yung pagbabantay rin ng mga kampanya. Ayon kay Eric Alvia, malaki ang naging bahagi ng Participate para magawa ng NAMFREL ang trabaho nito. Dahil sa Participate, lumakas yung capacity ng NAMFREL to conduct observations, no? Nakita rin natin na it improved on the tools that we were using to monitor the elections, no? In a sense, no, we also encourage people to volunteer through the use of technology. Naging efficient, naging mabilis yung pagpapadala ng mga report, no? Ang kagandahan dito sa Participate, meron citizens engagement. Si Daryl Lutero mula sa Iloilo, nabago ang pananaw sa politika nang nakibahagi sa programang Youth Caravan for Voter Empowerment na pinangunahan ng Participate sa tulong ng LaSalle Institute of Governance. When it comes to knowledge, somehow I have that kind of knowledge, what is political participation, what is disinformation or misinformation or electoral process. However, the very thing that was taught to me by Participate is the reality, the seriousness of political participation, the necessity of political participation of every citizen, and of course, the reality of the cancer in the society about disinformation and misinformation. I was motivated to do some research to educate myself, especially that I am a chairman of Voters Education Program and I have ensured that I am not spreading fake news, of course. Dahil dito, nag-volunteer siya sa mismong araw ng eleksyon. I volunteered with NAMFREL during the May 2022 election and the very important story that I experienced during that day was while I am observing during the election, one voter, he's 50 years old or 60 years old up, and he approached me if I can help him to shade his ballot. He said, mayad laging buligan mo kung hindi ako kita, paano dalang kuhay mo kung yung buligan mo ay ako kabuto. That I've learned and Participate to go beyond my comfort zone and to go beyond what I was usually doing. Of course, I feel so overwhelmed and satisfied because I did my social, my civic obligation. Noong nakaraang eleksyon, kasabay ng ingay ng kampanya ang pagkalat ng disinformasyon. Kaya mas lalong pinaigting ng Participate ang paglaban dito. Sa pamamagitan ng research, survey,
information campaign at mga training, hinikayat ng participate na makialam ang mga mamamayan laban sa chismis at disinformasyon. Sa pangungunan ng Ateneo Policy Center, binuo ang Pinoy Voters Vibe Consortium, kabilang ang 31 universidad at kolehiyo para i-educate ang mga kabataan tungkol sa disinformasyon gamit ang survey at research. It was an eye-opener for us that indeed our students needed to have more information about our coming elections. They need guidance in determining what is fake and what is true, because that survey included information about fake news. It was a fun way to assess your ability to determine whether a news is fake or not. Patunay ito na basta't iisa ang hangarin, posible ang pagtutulungan ng mga institusyon saan mang sulok ng bansa. That is one thing that I admire about Participate, involving the universities and colleges in the Visayas and in Mindanao. But this initiative of Participate to collect the voices of the youth all over the country is something really admirable. That's something that we should continue doing, listening to the voices of the youth from all parts of the country. Mas madami rin ang naabot ng Participate dahil sa mga educational materials gamit ang iba't ibang lokal na lingwahe sa bansa. Kaghatagan sang kahigayunan. An kinabuhi mo ha mga masunod nga unom ka tuig in madepender. So ito ay Filipino. Gumagamit kami ng Cebuano Bisaya, Hiligaynon Ilonggo, Waray, at Ilocano. So these five languages are the top five languages being used in the Philippines. Base sa pag-aaral namin, nalaman namin na ang paggamit ng local language ay talagang mas nagpapaunawa sa mga tao. Kumbaga, it localizes the topic. Da kadagita kuman kandidato, sadantog singirton makatugo data pwesto. At para epektibong labanan ng disinformasyon, ang pinakamabisang paraan, mag-fact-check. Kaya nakipagtulungan ang Initiatives for Dialogue and Empowerment through Alternative Legal Services o IDLs sa fact-checking coalition na check.ph. Yung disinformation na nangyayari during the election season ng 2022 was far worse than 2019. It was multi-platform, and apart from the normal disinformation that's circulating on Facebook and YouTube, they also started disinformation on apps like TikTok, Viber, and other mobile chat apps. So we can say that it was really pervasive and very much problem during the last elections. Ang ginawa ng Check.ph ay mag-provide ng isang frontline source of truthful information para tama ang basihan ng mga tao sa kanilang mga decision, primarily for the elections, no? So what we tried to do was to have a one-stop shop of truthful information where they can double check on the claims out there, on what is the truth behind particular issues. And so Check.ph served as a repository for all the fact checks done by its member organizations. Sa pamamagitan ng mga training ng IDLs, inaramahan ng mga mamamayan ng kakayahang kilatisin ng impormasyon bago paniwalaan. Well, what we did for this 2022 elections were actually to bring in international trainers on fact-checking to start with how to verify the source of information, how to use our AI in terms of tracking the misinformation out there. Hinikayat din ng Participate na makilahok sa mga usaping bayan ang mga local NGOs sa iba't ibang rehiyon. Sa pangungunan ng Caucus of Development NGO Networks o CODE NGO, inilapat sa lokal na konteksto ang development at reform agenda, batay sa pangangailangan ng bawat probinsya. For Participate, we really adopted the mechanisms of gathering insights and building a scenario, especially
during the pre-election season. So it was a pivotal season for us because we are preparing for not just the election alone, but the result and the consequences of the elections. Dahil sa aktibong partisipasyon ng mga lokal na organisasyon, nakapagbuo ng sariling development agenda ang multi-stakeholder network sa Cebu at sa Bohol. Through Participate, we have concretized the agenda that the NGOs here in Region 7 would like to do in the next 5 years. And this document is very important, not just for lobbying and policies from local to national, but also to set directions of the NGOs for the next 5 years with a contribution and alignment as well to the Philippine Development Plan of 2023 to 2028. Para mas pagtibayin ng koalisyon at makahikayat pa ng makabuluhang diskurso sa good governance at electoral reforms, ipinagpatuloy ng Participate ang paglulunsad ng mga development course at training, gaya ng Political Party Development Course na pinangunahan ng Ateneo Bangsamoro Initiative. And at that time, I knew the Bangsamoro government was just new, bagong political entity siya, and it all involved a lot of politics. So as a technical, I do a lot of technical stuff because I write accomplishment reports, I write speeches, but I don't know anything that's going on about politics, especially on a personal level. And I realized how important one vote is. So I didn't know about ilan ba yung bobotohin mo na mga party list. I didn't know all about that and how important it is for us to vote for a candidate at tinitingnan yung mga platforms. But you know, joining the Participate program, I realized there's much more to just joining the government. Para kay Bea, hindi lang knowledge sharing ang mga training ng Participate. Inspirasyon din ito para mas lalo pang magsilbi sa bayan. During the Participate program, you can only count the number of women participating. So it's really important kasi it sends a message across to young women especially na there's a place for women in politics, especially if you're from Mindanao and particularly if you're in the Bangsamoro region, because we still live in a patriarch society. So for young women to see other women excel in that field, educating themselves, it inspires them more and nag-e-embed ka ng seed sa kanila. Medyo shy ako aminin sa sarili ko din, but during the program, I realized it's really awesome actually to join politics, especially that, you know, my field is in gender and development. Yun talaga, especially on women's representation. Natapos man ang eleksyon, hindi natatapos dito ang ating aktibong partisipasyon. Ang tunay na diwa ng demokrasya ay ang pakikilahok ng taong bayan at pakikialam at pakikiisa. Huwag po natin iwan ang lahat, ang kinabukasan natin sa kamay ng mga politiko. Hanggat nandyan ang lumalalang problema ng disinformasyon, hanggat hindi napapatupad ang mahalagang reforma sa sistema ng politika at halalan, at hindi namumulat ang higit na nakararami sa kanilang mga tungkulin bilang mamamayan, nandyan ang Participate para patuloy na manawagan sa bawat Pilipino. Makiisa, makialam, makilahok. Participate.